Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naging mabunga ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea noong 2023. Naglatag na rin ang ilang programa ngayong taon para sa mas matatag na relasyon ng dalawang bansa. Nagpapatrol, Geoffrey Padato Kalimag. Tuloy ang pagtutulungan ng Pilipinas sa South Korea para sa mas matatag na relasyon ng dalawang bansa. Sa Year-End Leaders Forum sa Seoul sa pagtatapos ng 2023, pinasalamatan ni Ambassador Maria Teresa Dizon de Vega ang Filipino community sa South Korea. Noong 2023, naisulong ang Heightened Philippine-Korea Bilateral Engagement and Cooperation. Napagtibay din ang Philippines-Korea Bilateral Free Trade Agreement na naglalayong paigtingin ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Tumaas din ang kota ng mga trabahador sa ilalim ng Employment Permit System ng South Korea, kung saan maraming Pinoy ang nakapasok sa Korea para makapagtrabaho. Napadali rin ang proseso sa paggamit ng E7 visa o mas pangmatagalang visa para sa mga manggagawa. Ang inyong partisipasyon po dito sa buhay niyo po dito sa Korea, hindi lamang sa ating komunidad, kundi pati na rin po sa ating international community, sa Korean community, napaka-importante po nito. Base sa October 2023 data ng embahada, higit 67,000 Pinoy ang naninirahan sa South Korea. Umakyat ito ng higit 11,000 kumpara noong 2022. Pero nananatili pa rin ang mga hamon gaya ng pagpasok ng undocumented migrants, iba-ibang scam, medical and health cases, maging ang issue ng seasonal workers. Kaya paghihikayat po na kailangan pong alamin po natin kung anong nangyayari para tayo po, no, we can maximize the opportunities that are offered at para alam po natin ang tamang mga regulasyon para po mas maayos ang ating pagtira, pagtrabaho dito sa Korea, gaano man kahaba o kaikli ang panahon na iyon. Ngayong 2024, may mga inilatag na mga aktibidad at mga programa para sa mga overseas Pinoy sa Korea. Highlight nito ang March 3 para sa paggunita ng 75th anniversary of formal diplomatic relations between the Republic of the Philippines and the Republic of Korea. Para sa TFC News, Geoffrey Madato Kalimang, ABS-CBN News, South Korea. Binida po naman ang makukulay na pista ng Pilipinas sa 35th Foundation Day ng International Philippine School sa Alcobar, Saudi Arabia. Pagkakataon na rin ito para maipakita ang mayamang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Nagpapatrol, Florante Catano. Ano yung may fiesta ang pagdiriwang ng ika-35th Foundation Day ng International Philippine School in Alcobar o IPSA? Iba-ibang makukulay na festivals ng Pilipinas ang itinampok sa programa ng mga estudyante tulad ng Kaamulan Festival ng Bukidnon, Guyogan Festival ng Leyte at marami pang iba. Layo nito na maipakita at maipadama sa mga estudyante ang mayamang tradisyon at kultura ng Pilipinas. By performing the Kaamulan Festival, I was given the opportunity to know more about the various cultures of the Philippines, especially the one in Bukidnon. Sa mga programang tulad nito, nahahasa rin ang galing ng mga estudyante sa sining, pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Choosing different festivals allow the school to create a vibrant and celebratory atmosphere where students can have fun, express themselves, and enjoy the cultural diversity of the Philippines. Bukod sa mga estudyante, nagpakita rin ng galing sa pagsayaw ang mga guro at ibang empleyado ng paaralan. IPSA is the first Philippine school here in Eastern Region and was founded year 1988. This institution does not only produce highly academically qualified individuals, but people with the overall development and growth. Nangako naman ang IPSA na magpapatuloy silang magbibigay ng dekalidad na edukasyon sa kanilang mga estudyante sa ngayon at sa hinaharap. Ang palabas sa katulad nito ay magbibigay ng oportunidad sa mga estudyante na lumaki dito sa Saudi para matutunan ang kultura, tradisyon at kaugalian ng Pilipinas. Para sa TFC News, Florante Catanos, ABS-CBN News, Alcobar, Saudi Arabia.
Napabilang ang Filipino-Canadian actor na si Ryan Lino sa cast ng TV series sa Canada na Family Law. Kilalanin siya sa pagpapatrol ni Cecil Docto. Hindi nag-atubili ang Filipino-Canadian na si Ryan Lino na magpursigi sa kanyang pangarap na maging aktor nang magtapos ng pag-aaral sa Capilano University Motion Arts Program at makuha ang kanyang bachelor's degree sa University of British Columbia. Aminado si Lino na isa siyang theater kid mula pa high school. I think theater was the one place where I felt the most confident and comfortable in. I think a lot of high school students, you know, you go through a lot of self-image issues, but in theater, I was able to express myself in a very honest way, and so I've just loved acting since then. Taong 2019 nang makahanap si Lino ng isang agent na lubos ang suporta sa kanyang layunin. Naging daan ito upang makapasok siya sa mainstream show business at makuha ang mahalagang role bilang si Winston Verdad sa TV show na Family Law. Pinangungunahan ito ng batikang aktor na si Victor Garber, kilala sa papel niya bilang Jack Bristow sa TV series na Alias at si Jewel State ng sci-fi series na Firefly. It actually just said Asian actors, and they hadn't specified what type of Asian character this was, but after I got cast, they actually changed the character to be authentically Filipino. Winston was the first role where I really felt I got to take ownership of the character and really be able to really show off what I can do as an actor. Pinuri naman ni Lino ang co-stars niya na naging mainit ang pagtanggap sa kanya sa show. At para mag-bonding, nagpa-potluck at karaoke ang cast ng Family Law. Ipinakilala na rin sila ng aktor sa pagkaing Pilipino. It's one of those things where the cast really showed me the golden standard of what it should be like on a film set, because they were so kind and so open and so supportive of me there. Some genuine friends and family who actually love each other and actually want to support each other every step of the way. And all out din sa suporta ang mga kaanak ni Lino sa kanyang career. Anya, number one fan niya ang kanyang mga magulang at kapatid. Kabilang sa iba pang acting credits ni Lino ang Netflix series na Firefly Lane, Turner and Hooch, at ang paparating na Netflix live-action series na Avatar, The Last Airbender. Bahagi rin ang aktor sa neo-noir coming-of-age crime drama ni J. Lee Williams tungkol sa isang underground Asian organization na pinamagatang Juksing. May contribution din si Lino sa papel ni Fat Top dahil hindi ito original na isinulat para sa isang Pinoy character. Ang mensahe niya sa Filipino-Canadians na gustong mapasok ang showbiz dito, patuloy na magpursigi. I think the main thing I really just want to impart on people in the entertainment industry, is, especially Filipinos, is that resilience really is everything. You know, your time will come. Nakatakdang ipalabas ang Season 3 ng Family Law ngayong taon. Para sa TFC News, Cecil Docto, ABS-CBN News, Coquitlam, British Columbia. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kapamilya!